Hello guys, maing buntag o maing adlaw na natong tanan sa Pilipinas. Musta pa kayo dyan, mga kaibigan natin, mga pamilya, mga ka-relatives, kumusta po kayo, mga ka-workmates ko, kumusta po? To this vlog guys, may tips po tayo na ano guys, na i-share guys kung paano ba mag-apply dito sa UK. So ano ba ang mga requirements na dapat para para matanggap ni UK? So ano guys, kahit hindi po kayo butcher guys at wala pa kayong certificate na butchers, pwede kayo mag-apply guys. Pwede talaga guys. Kasi yan po ang nangyari sa akin. Ako mismo guys, wala akong butcher certificate. Pero nakapunta ako dito. So, ano bang ginagawa ko? So, yun guys, pag wala po tayong certificate. Kasi po, pag dyan tayo mag-apply sa Pinas ng ng butchers, needed po talaga nila yung certificate ng butchers or mga in situ sa tisda, mga ganyan. Pero ako guys, wala po ako niyan, mga in situ, certificate of butchers, wala. Pero sinubukan ko pa rin mag-apply guys, sa na-qualified naman. So as long as marunong ka guys mag-butcher o maghiwa ng baboy, at saka pinaka-importante is yung knife handling mo, knife skills mo is nandyan yan. So makikita nila na So pwedeng-pwede guys. So ano ba yung yung gagawin mo pag pag wala kang ganyan, hirapan ka? So payo ko sa inyo guys, pag wala kayong marunong kayo mag-butchers, tapos hindi kayo makapagbigay ng butcher certificate or in situ na needed ni ni agencies dyan sa sa Pilipinas, payo ko sa inyo guys, mag-apply kayo ng mga direct na company dito sa UK or saan man. Kasi yan po ang ginagawa ko guys, diretso po ako nag-apply sa sa direct. Kasi pag nag-apply ka ng agency, hahanapan ka ng guys, hahanapan ka ng in situ ng certificate or butcher certificate. So pag wala ka nyan guys, so mahirap. Kasi nangyari na yan sa akin, nahinapan din ako. So kaya nag-apply ako ng direct. So pag mapalad po kayo guys, pag mag-apply kayo sa direct, simple lang naman yung nyo sa pag-apply ng direct. Siyempre yung gawa kayo ng gawa kayo ng CV at saka video nyo na i-send nyo. So dapat yung video na i-send nyo, maganda yung pagka-presenta doon. Lalong-lalo na po sa sa knife stealing at sa knife handling. So yun po ang isi-send nyo, saka yung CV, yung dalawa lang po yung isi-send nyo. Titingnan po kasi nila yun. So yan kasi po yung sa akin, yung sinisend ko yan noon. So base po to sa guys, sa experience ko. Kasi hindi naman po talaga ako butcher. Supervisor po ako dyan sa sa Pilipinas. Tapos nag-aral po ako ng butchery. Kaya po natuto po ako. Madali lang naman matutuhan yung butchery dyan sa Pilipinas. Pero pagdating mo dito, medyo mahirap. Pero makakayan mo rin kasi may trainer naman. So yun ang pinaka-tip ko guys. Pag wala kayong may bigay na certificate, so mag direct apply kayo. So i-search niyo lang sa Google yung mga company na nag-hire. So gusto niyo just comment this video in comment section kung anong mga company na applyan niyo, baka may bigay ko. So yun guys. So, huwag kayong matakot guys na wala kayong maibigay na
bachelor certificate. Pag marunong kayo sa ano, bachelor's, apply kayo guys. Kasi ano eh, nasa ka, wala na mga ano guys eh, sa ano, pag kukusunada mo, at saka, may panalangin na talagang ibibigay yan. Biruin mo sa akin nga, ano lang eh, mga 3 weeks lang ako yata yun, ano, nagpa-practice, ano, sa inandilan ko na, ano, na planta, doon sa, ano, sa Cebu. So, 3 linggo lang yun, nagpa-practice ako ng debunking, tas, magawa agad ako na, ano, ng video, tas, sinisin ko doon sa, ano, sa Derek. Nagsisend din ako guys sa ano guys sa mga agencies diyan sa Pilipinas. Oo, tinawagan naman pero mga ano almost 1 month din. Kaya nga noon hinihingi ako ng mga certificate, bachelor certificate. So di wala akong maibigay. So talagang ano inaano nila talaga na dapat magbibigay talaga ako ng bachelor certificate. So, kaya yun ang ginawa ko. Nag-apply ako ng Derek. Search ko sa Google, sa mga kilala ko na nandito sa UK. Tinatanong ko kung anong company nila. So, pag sinasabi nila yung company naman, pag search mo yun, may email naman doon na ano, nakasaad sa kanilang ano, sa kanilang company. Doon sa ibaba, nakalagay yung ano nila, pati telephone number. So ngayon nga, yung company ko, bago lang yun eh, sa daanan namin, may pinost doon, ano, hiring sila sa hygiene, training butchers, may iba pa yun. So lagi talagang may hiring guys. So sipag at syaga lang puhunan, at saka number 1 po is, ano, panalangin. So, yan talaga eh, kasi siya naman talaga nagbibigay sa atin, ano guys, ng plano sa ating buhay. So dapat may panalangin rin tayo guys. Panalangin natin na ano, yung pangarap natin is matupad. Saka ano, hindi lang ano, gagawan din natin ng paraan. So yun guys, mag-ano na kayo guys sa pagsindan niyo ng ano guys ng video. So kasi ano, kung marunong kayo tas wala kayong halimbawa sa wet market mga ganyan, so ano lang, bibili kayo ng ano, bibili eh. Dalawa lang naman sa akin nga, isa lang yung ano eh, yung premas na hinihiling, yung dinidibon ko doon noon is ano lang, ang shoulder lang yun. Kasi important din titingnan nila guys is ano, yung knife handling natin at saka yung steeling. Kasi iba naman talaga pagdating dito guys yung debunking nila. Hindi katulad dyan. Totoo yan. Ibang iba talaga. So kaya ang titingnan nila ng ano guys, ng maigi guys, is yung knife handling talaga. So marunong ka dyan. Sa ano, sa knife handling mo. Oblique, dagger, at saka power hand grip. Yung 3, marunong ka dyan. Yun talaga titingnan nila. Kasi pagdating mo dito, ano naman eh, may training naman sila. At saka yung pagdidibonal dito, ibang-iba naman dyan sa Pilipinas. Kaya pagdating dito, may training ka. I-train ka. So bago ka i-akyat sa taas, yung sa promotion mo. Pag nakitaan ka ng potential na marunong ka talaga, yun, ipopromote ka na. Saka pag ma-promote ka, siyempre, tataas din ang ano mo, ng sahod mo. May allowance ka pa. So, yun guys, sana itong video na to is magustuhan nyo at nakapagbigay ako ng ano, ng kunting aral sa inyo. Lalong-lalo na po sa ano, sa walang maibigay na mga certificate sa mga marunong mag-butchers dyan sa ano, sa Pilipinas o kahit sang sulok mang ng mundo. So, mag-direct na lang kayo at saka mag-pass kayo ng ano, ng video, no. So, kasi ito naman talaga nangyari sa akin.
wala akong ano, wala akong naibig, wala akong maibigay na ano, wala akong naibigay na butcher certificate. So yung certificate ko doon na naibigay ko, yung experience ko sa mall supervisor ako na ano, sa naghandling ako ng meat section doon sa at produce. And then lastly, yung experience ko sa 1 year sa ano, sa meat world, na ako mismo ang supervisor sa planta. Yun ang binibigay ko na certification kasi yun lang talaga, wala akong ano eh. Saan ba ako hingi ng butcher certificate na hindi naman ako butchers? Pero inaaral ko talaga yung ano, yung mag-butcher para may alam ako. Kasi paano pag ano, wala kang alam sa pag-butcher. So kasi kagandahan sa akin is ano eh, nandun lang yung mga karne. So kung gusto kong mag-practice, ano-ano, magawa ko agad. Kasi tayo ang supervisor doon eh. So makapag-practice tayo talaga. Kung sa mga parts naman, may alam tayo kasi ano eh, nandun yan sa atin eh. Mga ordination pa lang na nandun yan. So, thank you guys. Sana may laking tulong to na laking tulong na video na to sa inyo. So, thank you, bye-bye. So, ang nga pala, sa hindi pa nakapag-subscribe at sa ating channel, paki-subscribe po at paki-click na rin po ng bell button para po ma-notify kayo sa gawin pa natin mga vlog. Kasi marami pa akong i-share sa inyo mga tips yan. May matutunan po kayo. Thank you po. Bye-bye.